Hi mga langga! Welcome back po muli sa ating channel. Bali, ito po yung ating continuation ng aming bakasyon. So anyway, today is pretty much an outdoor activity. So ano po kami, magpa-pedal boating. Basta mag-iikot-ikot po kami. So tignan po ninyo kung gaano kaganda yung state park na pinagbabakasyonan namin. So, stay tuned! Those are paddle boats. Yeah, I've seen it. So, we are... Ano kami ngayon? Naglalakad. Ito yung... Dito yung mag-boat ka, yung paddle boat. Tapos sa kabilang side yung magsiswimming. Ah, diba? So, yan yung... store per restaurant too. So, ayan si Jonathan. In fairness, marami nagsiswimming. Maaga pa kasi, ano pa lang? Alas 9. Pero may mga nagsiswimming na. Ayan yung ano, swimming area, yung mga tao nagsiswim. Let's go to the sailboat. We're gonna get a boat a little bit later, okay? Missy, come here. It's like a mountain. You're going up the hill. Look! Johnny's in the mountain. He's up the mountain. Oh, slow down. Slow down. You gotta be extra careful. When you climb the hill. Okay, we'll go across the bridge. Yeah, Jonathan is leading the way. See any fishies down there? See any fishies in there? Big old bass. That one. The water is crystal clear. There's no water over here. I think there's meant to be water here, but that dried up now. I don't go through, it's just stay there. That's a fishy. That should be fishy. Look at the mountain. It so looks so pretty. You can go fishing in here. Oh yeah. But it's too shallow, so you have to throw it far away. To the mountain. To the mountains? Oh yeah. I think it's best to go fishing somewhere out there. To get to the mountains, you have to swim over there. How's the sharks? There's no sharks in here, buddy. There's a big shark that's gonna eat you. Look at this, so beautiful. Yeah. So pure, it's so pretty. How you get over there? We have to go over there by boat. Row, row, row your boat. I think you can walk over there, can't you? Maybe. You might have to go around that. She says, Mommy, I gotta go. I gotta look go. At that. She's poo-pooing. That's cute. You can rent that too if you want. Did she poo poo? Very little. Okay.
sa ano to, dito sa kanila, itong nilalakad namin, hiking to. Pero sa amin to, sa probinsya namin, talagang normal walking to. Lalo na kapag pupunta ka sa Nyugan, sa Ilihan, yung mga ganon. So, pero dito hiking, oh, diba, social. Sa amin to, walking, normal lang. So, magre-rent ata si daddy ng boat, yung paddle boat. Kaya lang kasama namin si Missy. So, kung hindi papayag yung aso, hindi papayagan na may aso, si ano na lang, si Jonathan, saka yung ate niya. Sila na lang. Kami magbabantay kay Missy. Alright, I guess we... He's getting upset because he can't reach it. It's a little far for you, buddy. Just yeah, sit back and enjoy the ride. Just sit back and enjoy the ride. Let Cece do the paddling. There you go. We're just gonna stay close with you. Let's go, Daddy, and let's stay close with you. We are in a paddle boat. Actually, this is my first time. I'm a little scared, but I got this big man with me, so I'm good. Just the tiny with the two little ones over there in front of us. Anywhere. We're just gonna stay close to them. Oh, by the way, you go get a workout. We got this little doggy here. I know, but we're carrying twice the weight. And now we are at the beach. But we're not swimming because we're not wearing any beach clothes. It's Jonathan. Mm-hmm. He just like to play in the sands. Ay, mga langga. Hi, guys. Kagigising ko lang, nag-take kami ng nap kasi napagod kami, naglakad-lakad. Tapos ngayon, parang may storm. Si Daddy at saka si Hailey, nagpunta sila sa town, which is half an hour away from here. May bibilin sila sa grocery. So kami lang ni Jonathan, kasi Jonathan natutulog. Tapos saka si Missy. So, ano, mukhang magkaka-storm talaga kasi ang ano ng hangin, ayan o, dumidilim. Tsaka may mga kidlat-kidlat. Ayan guys, o. Oh, ang dumidilim na yung langit. So, mukhang uulan to ng bonggang-bongga. Plano pa naman namin mag-fishing tonight. So kapag umulan to, obviously, hindi kami makakapag-fishing. Ayan na, umaambon na. Diyos si Missy. Nanginginig siya. Pag kayong nagkikidlat-kidlat, natatakot to si Missy eh. So ayan na, papasok na ako umulan. Nagsusimula ng umulan. Yung kapitbahay namin kanina, naglalaro sila sa labas, pumasok na sila. So I guess I have to go inside too. Umulan na, nag-start ng umulan. Hi, mga langga. Hi, guys. It's raining right now still. Nakauwi na sila, Daddy. Mga dalawang oras din silang nawala. So, I'm drinking hot coffee. Medyo malamig ngayon. Although super init, pero malamig kasi, diba, ano kami ng mga puno. So, si Daddy nagsisiga. Ewan ko ba't siya nagsisiga. umaambon. It's not heavy, pero umaambon. So, nagsisiga siya. Ewan ko ba't siya nagsisiga. Kasi we're planning na magluto sa grill. This is inside. Let us check the daddy's campfire. Fortunately, the fire stays standing still.
Eh kasi 'di ba umuulan, so dapat dito siya dito kami mag-aano, kaya lang punong-puno siya ng tubig. So it's impossible to do that there. Ganda sana diyan kasi ano. Ito. So dito siya. Don't put it in it. It's gonna put away unless we have umbrella to cover it. We don't have umbrella, but that's gonna keep on raining. That fire we're gonna turn it off because of the rain. And it busts out. It's gonna get wet. And it busts. Why are you so cutie? Cause he's my son. Okay, we need one. Any other questions? Cooking pork chop or dinner? I miss cooking with the woods. Do you know when you cook food in the woods, there's has a taste on it. Hi guys! Hi mga langga! It's another day! Siguro nagtataka kayo kung bakit parang nasa bahay na kami ngayon. May hagdan sa likod ko, yung aming hagdan. We cut our vacation short. Hindi na namin tinapos yung 4 nights and 5 days. Bali, umuwi na rin kami. Umuwi na kami kaganina. So, nung pagkagising namin kaninang umaga, talagang parang yun na yung final straw ng asawa ko. Parang, uwi na tayo. We're going home. Parang ganun na. So, nag-drive siya all the way. Tawag dito, almost 4 hours drive. So, medyo pagod siya. Nagpapahinga siya ngayon. At si Jonathan, hyper pa rin, nanonood sa taas. Tapos yung anak-anakan ko, yung anak ng asawa ko, is nasa kwarto niya siya. So, anyway, pinutol na namin yung bakasyon kasi medyo nagkaka-issue na kasi ano, tawag dito. Yun nga, dahil walang signal. So, syempre, dalaga yung kasama namin. So, talagang yung 3 days nang walang signal, walang telepono, parang hindi ganun kaano sa kanya. So, talagang naramdaman namin, hindi na siya nag-enjoy, hindi siya masaya, panay-reklamo niya. Siyempre, iba na po talaga yung mga kabataan ngayon. So, si Jonathan din, pati si Jonathan nahahawa din. Siguro kung kami lang mag-asawa, baka okay, maganda siya. Or kahit kaming tatlo, pati anak ko, siguro okay. Kaya lang kasi siyempre, hindi mo rin naman masisisi yung ate niya. Kasi siyempre, nakasanayan, 3 araw nga naman, matagal na yun para sa kanya. Siguro kung 1 day, 2 days, okay pa. Pero kung yung 3 days and more, parang masyado na yung matagal na walang nakakausap. Tapos, di ba, umulan pa ng, ano, tawag dito, nung isang araw. So, pag ganun, okay, pag maganda yung weather, like yesterday, pwede kang outdoor, maghapon, nasa labas ka, okay yun, may magagawa ka. Pero yung, nung umulan, parang, tapos 'di ba umulan pa kahapon, so mas lalong parang na-trigger na 'yon kasi syempre umulan kahapon, so walang ginagawa. So pag ganun pa yung ganyang klase ng environment, pagka if you're not doing anything outdoor, so obviously nasa bahay lang kayo, so nandun lang kami sa loob ng cabin. So, nasa cabin lang kami nung afternoon na yun. So, talagang titigan lang kayo. Wala kayong ibang ginagawa. Tapos, wala naman akong dinalang mga board game or anything. Kasi, syempre, hindi ko naman na-expect. When we check the weather, walang forecast na possible umulan during ng stay namin doon. So, parang yung mind namin naka-focus ng we're gonna be outside every day.
So, nung umulan, so, nandun lang kami sa may cabin. So, ang nangyari, wala kami ginagawa. Nakawal nagtititigan. Tapos, although nagkukwentuhan kami ng mag-asawa, pero yung anak ng asawa ko is hindi interesado sa mga pinag-uusapan namin. Yung talagang pinaparamdam niya na gusto niya nang umuwi, na walang mapaglilibangan doon. So, hindi nakatulong yung pag-ulan kahapon. So, talagang yun na talaga yung parang umuwi na tayo, tapusin na to. At least na-experience na natin ng 2 days. So, that would be enough. Kaya ayun, kaninang maaga, sabi ni Daddy, let's go get everything packed. Sabi niya, mag-breakfast na lang tayo on the way. Umuwi na tayo. Sabi niya ganyan. Yung remaining na bakasyon natin sa bahay na lang natin is spent. So, kaysa nai-stress tayo, alam mo yung merong hindi nasisiyahan. So, ayun. Kaya talagang nag-desisyon na kami umuwi. Which is okay na rin kasi na-experience naman namin. Pwede naman kami bumalik ni Daddy anytime, mag-vacation kahit saan. Pag medyo malaki-laki na si Jonathan. Or, pag hindi na namin kasama yung anak-anakan ko, ganon. So, yun. Kaya, umuwi na kami ng maaga. Tapos, hindi na namin na-refund yung remaining days ng stay namin kasi hindi mo na ma-refund yun. Binayaran na yun bago kami pumunta eh. Binook na yun prior. So, anyway, okay na rin. Sabi kong ganyan, okay na rin. Nakabalik na kami. So, at least, we had an experience with that. So, it was quite good. So, okay na. Tama na siguro yun. So, actually, sa Pilipinas, talaga naman balak mag-bakasyon eh. It just so happened because of the pandemic got in the way. So, hindi na natuloy. But hopefully, next year, matuloy na siya. So, anyway, thank you guys for watching. Sana po patuloy po kayong manood ng aming vlog. And supportahan po natin ang lahat ng mga vloggers, especially yung mga small YouTuber, yung mga nagsisimula pa po. Maraming pong salamat. Stay safe. God bless. Thank you for watching. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Thank you. God bless.